Shoutout kay Katsakino Ducusin, Juan Solege, kay Jonald Malyari, Jason Mendoza at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon ang balita natin, mukhang itong Magnolia ay interesado daw na makuha sa wakas itong serbisyo ni Jordan Heading at ni Jason Brickman at ito ang kanilang magiging backcourt. Itong si Jordan Heading, para doon sa mga nakalimot na, ay noong pag 2019 sumali sa PBA. Pero hindi siya naglaro dito at nagdesisyon na maglaro na lang sa abroad at pinayagan naman ng Terra Firma Jeep. Ang rights ni Jordan Heading sa PBA ay nandito sa Terra Firma. Samantalang ito si Jason Brickman, hindi nakapag-apply dahil overage na. Pero dahil tinanggal na ng PBA yung age limit, pwede nang sumali sa draft anytime ito si Brickman. Kapag nagkataon, ito si Jason Brickman at Jordan Heading ang magiging bagong backcourt nitong Magnolia. At sa tingin ko, magiging okay yan. Pwedeng-pwede na yung pampari dito kay Paul Lee at Gio Halalon. Mahusay itong si Brickman. Alam naman natin, ang dami na niya eksperyensya sa paglalaro sa iba't ibang liga sa mundo. At ganun na rin itong si Jordan Heading. Kaya sa tingin ko, magiging magandang addition yan para dito sa Magnolia. Kung sakasakali, itong si Jordan Heading ay nasa Terra Firma pa yung rights po, pwede naman niyang kunin ng Magnolia. I-trade na lang nila si Gio Halalon. Samantala naman, ito si Jason Brickman, sasali yan sa draft. Kinakailangan makakuha ng pick itong Magnolia para magamit yan. Pwede nilang kunin yung pick nitong si Terra Firma o kaya nitong Phoenix o Northport. Kung ititrade ng Magnolia si Paul Lee, madaling makakakuha ng first round pick yan. Itrade nila para sa si Paul Lee dito sa Northport, sa Phoenix o di kaya sa Terra Firma. Sigurado makukuha nila ito si Jason Brickman kung sakasakali. Kaya sa tingin ko magiging magandang addition yan dito sa lineup ng Magnolia kung sakasakali at masosolve na yung problema nila dito sa kanilang tumatanda na na backcourt combination sa ngayon. Dahil umalis na itong si Kai Soto dito sa kanyang Japan B League team, may mga spekulasyon na baka ito raw ay sumali dito sa PBA. Ang tanong ay meron bang team na kayang kumuha dito kay Kai Soto? If ever sasali ito si Kai Soto, sigurado na magiging number 1 yan na idadraft. At sa ngayon ang number 1 pick na andito sa Converge. Kung ikaw ang Converge at gusto mong makuha si Kai Soto, ang tanong magkano dapat mong i-offer dyan? Ang sabi ng iba, kinakailangan talaga at least 3 million a month ang i-offer itong Converge para makuha itong si Kai Soto. Ang tanong ay kung magagawa yan at kung papayag itong Converge. Tandaan natin, itong hiniling nitong si Maverick Hanmisi at itong si Geronting hindi binigay itong Converge Fiber Xers. Kaya sa tingin ko, yan ang magiging problema nitong Converge ngayon. Kinakailangan medyo maging maluwag sila pagdating dito sa salary para sila ay sabihin na natin mas maging competitive. Alam natin na hindi sumusunod sa salary cap itong SMC at MVP group. At kung ang Converge ay desididong manalo, abay kinakailangan ganun din ang gawin nila. Dahil kung hindi nila gagawin yan, hindi sila magkakaroon at tinatawag na sabihin na natin na competitive edge. Kasi alam na natin na itong Converge Fiber Xers kinakailangan kumastos para magkaroon ng isang championship caliber team. Dahil sa totoo lang, hindi naman sinusunod yung salary cap dito sa PBA. At dito si Kai Soto, sigurado ang laki na nakukuha niyang offers abroad. Kaya kung ang Converge ay talagang gustong makuha si Kai Soto at maglaro dito sa PBA, ay dapat maglabas talaga sila ng pera. Ngayon, kung makuha ng Converge itong si Kai Soto, sigurado na magiging championship contender yan instantly. Pero syempre alam natin ito si Kai Soto, baka hindi sa PBA pumunta dahil ang balita, baka sa NBA camp ito pagpunta at doon subukan ulit na makapaglaro sa NBA.